Ang video ko po ngayong araw na ito is on how to understand writing of SEO friendly na ginagawa nating title sa ating mga blog content dito sa YouTube at nilalagay din po natin sa ating mga blog website na title. Sa una po, ipapakita ko po sa inyo ang sample ng isang poor SEO writing po na hindi friendly sa mga search engine. At ang pangalawa po dyan is i-guide ko rin po kayo kung paano kayo makakapag-write ng SEO friendly po na mga title na gagamitin natin dito sa ating blog content. Sa title po, sa description at sa tag. And i-guide ko rin po kayo kung paano ba tayo makapag-explore ng tamang keywords sa ating blog content na ina-upload natin dito sa ating channel. Kung bago nga lang po pala kayo dito sa aking channel, ako po si Boyet ng BoyetTube. Mahilig po akong mag-create ng mga tutorial on how to grow on YouTube and to how to earn money online. So kung gusto nyo po ng ganyang mga content, huwag pong kalimutang mag-subscribe, pa-like, share, and comment rin po. And paring po ng bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga video na ina-upload dito sa aking channel. Ito po ang isang sample na hindi SEO friendly na ginagawa kadalasan ng mga blogger na ginagawa nilang title sa kanilang video at sa kanilang description. So ito po kung mapapansin nyo, no? Ito po yung title niya, Weight Loss, Best Weight Loss Tips. Tapos ang ginawa po kadalasan nila is ikakopy lang itong title dito sa description and then ito po yung mga keywords o tags na nanggaling sa kanilang tags. Ano po? Ayan. And then ang ginawa nila is kinopy lang po nila yan and then ipinaste po nila dito sa kanilang description. So kapag ganito guys ang gagawin nating pagsusulat ng title sa ating content dito sa YouTube, ito po ay hindi isang SEO friendly. Ito po ay pwede pong ma-penalize ang ating content o pwede rin po ang ating channel. Kasi yan po ay maling pamamaraan ng paggamit po ng keywords dito sa ating content. Ito po ay hindi na applicable ngayon. Pero nung mga unang panahon po, okay lang po yung ganyan. Kasi nga po nagkaroon ng trick dito. Ang ginawa natin ng mga vlogger is ginamit nila direct ang kanilang tags o kanilang keywords sa kanilang mga title at sa kanilang description kinopy-paste lang para po maging makita ng mga search engine. Pero ngayon po, dahil na nagbago na po ang algorithm, ito po ay hindi na advisable kasi ito po ay isang poor SEO na po ang mangyayari o kalalabasan kapag ganito yung ating ginawang pamamaraan ng paglalagay ng ating keywords sa ating mga content dito sa ating blog, sa ating channel. So, ganito po ang tamang pamamaraan ng paggamit natin ng keywords sa ating mga title at sa ating description. Kailangan po talagang gawin natin ito in natural way. Hindi po yung ganitong klase ng sample na ito. Ito po ay mali na pwede pong ma-penalize ang ating video o ang ating buong channel. So, ang mangyayari po niyan pag na-penalize kayo is hindi na po ipopromote ng YouTube o ng search engine ang inyong mga content. So, pagka hindi na po na-promote yan, is mahirap po magkaroon ng mga views yan na organic. So, ito pong kasunod is ipapakita ko po sa inyo kung paano naman po ang tamang pag-write ng SEO friendly sa ating mga blog content ang ginagawa nating title sa ating mga video na ina-upload dito sa YouTube. So, meron na po ako ditong naka-ready na title. Ano po? So, ang babaguhin ko lamang po dyan is itong title. Papalitan ko po ng tama na natural po yung pagkakagamit ng primary keyword. So, kung mapapansin niyo po, ang ginawa ko pong title dito sa ngayon is OMG, this weight loss tips help me drop 40 pounds. So, yan pong weight loss tips, yan po ay nasa primary tags ko. So, ito po yun. Nasa unahan po siya. And then, dapat po ang gagawin po nating description is ito po isang po lang at hindi ko naman po ito po ipapublic kasi itong video po na ito hindi naman talaga weight loss. Ano po? Kumbaga, ginawa ko lamang po itong sample para magawan ko po kayo ng mas maliwanag na example dito sa aking video na ito kung paano ba talaga mag-create ng SEO friendly sa ating mga blog content dito sa YouTube. So, ito po ang tama na paggamit ng keywords o ng primary keyword sa ating description. So, babasahin ko po because it focuses on quick fixes the majority of loss weight tips. So, ito po yung aking primary keyword. Ito po yung loss weight tips. So, nandiyan po siya in natural way po na isama ko siya sa aking description.
So, hindi ko po siya ikinopy-paste lang. So, sa ganyan po kasing pamamaraan, eh, magiging natural po, magiging SEO-friendly ang ating description sa mga search engine. Lalong-lalo na po sa Google at dito sa YouTube. So, yan po, dapat ganyan po. Napaka-importante rin po ng description. Marami akong napapansin ng mga blogger na ang kanilang mga video content ay wala pong description. So, dapat po meron talaga tayo dyan. And then, ito po nga yung aking mga tags na ginamit, ano? So, sa paggamit naman po ng keywords o ng tags, dapat po isa, kung ano yung primary keyword nyo, mag-iisip lamang po kayo ng synonyms o kasing kahulugan ng inyong primary keywords na ginamit sa inyong tags. May isa pong application akong may isasuggest sa inyo, ito po yung TubeBuddy. So, ilalagay ko po sa description na kung saan is madadownload nyo at may install nang libre po yung magagamit. Magbibigay po ito sa inyo ng mga suggested keywords. So, makakatulong po sa inyo yun. And then, pwede naman po in the latter part, kung napansin nyo talagang maganda at kaya nyong gamitin, is pwede naman po ninyong i-avail ito as a pro. So, ilalagay ko po yan sa description. So, balik po tayo dito sa aking tags. No? Ito po yung aking primary keywords. At kung mapapansin nyo po, ito po yung mga related keywords na aking ini-add. So, ang gamit ko po dito sa pag-explore ng keywords ay ito pong TubeBuddy. So, ayan po sa TubeBuddy. Ito po sa baba, andyan dyan yung mga suggested po na keywords na related dito sa aking primary keywords na ginamit dito sa video na example ko po na weight loss tips. So, ito po ay naka-private. Iba pong video ito. Ginamit ko lamang po ito na isang example para mas maipaliwanag ko po sa inyo kung paano ba talaga tayo dapat mag-write ng ating title na ang kalalabasan po ay SEO friendly. So kung ito po ang aking title, in-include ko yung primary keywords ko in natural way. So ganun din po sa description, in natural way ko rin po inilagay ang keywords o ginamit. And then dito po sa aking tags is inilagay ko po ang aking keywords na primary sa unahan. So ang mga susunod po sa primary, lahat po yan ay mga related o synonyms lamang po na keywords. So, kung TubeBuddy po ang gamit nyo, i-double click nyo lamang po itong primary keywords nyo. And then, magpapaba po itong si TubeBuddy. And then, ang gagawin nyo po, kahit po puro yan ang connection kasi marami pong gumamit. Ano po? Kumbaga, yan ay napakaling competition. Pwede naman po kayong humanap. So, hindi na po tayo maghahanap pa ng mas mababa o mas malakas yung strength dahil ito po ay sample lang para maintindihan nyo po ang paggamit ng tamang SEO friendly sa ating mga blog posts o sa ating mga content dito sa YouTube. And then, dito po sa action, makikita nyo yung Optimize and SEO Studio. So, click nyo lamang po yan. And then, magsasuggest po ang TubeBuddy dito kung ito po ay na-include sa target keyword sa title. Kung na-include ba ito sa unang sentences na ginamit nyo, kung na-include ba ito naturally sa title o sa description. So, and then, ang gagawin nyo po guys is i-click nyo lang yung next. So, dapat po mas maganda kapag ka 100% ang naging score nyo. So, i-click nyo lamang po yung next and then magsasuggest na naman po itong si TubeBuddy ng related keywords. Ano po? So, dito po isa hanggang 500 characters lang po o letters ang pwede natin gamitin. Ako po ay naka 130 na, so pwede naman pong magdagdag pa. Basta huwag lang po tayong aabot o lalagpas ng 500. So mag-add po tayo, 550, yan. Oops, sumobra na. Pagka sumobra na po, magpupula po siya. So magbabawas lamang po kayo. And then i-click nyo po yung next. And then kung mapapansin nyo po, no, nasa unahan na po ako ng mga video na ito na katulad ko ang content. So inuulit ko po, ang aking sample po na video na ito ay hindi isang lost content. Ginamit ko lamang po ito para hindi na po ako gumawa ng isang katulad nitong video na loss content, na weight loss content. Ito po ay hindi ko po ipapublic kasi ito po ay sample lamang itong video na to. So, ang ipapublic ko po dyan is itong mismong video. And then, ikiklik lamang po natin yung next. And then, apply to video. Pagka na-apply na po natin yan sa video, dun sa TubeBuddy, dapat pong iklik pa rin natin yung save. Ayan, ganyan po. Ayan, pagka na-save na po natin yan, syempre dapat po kung ang video nyo po isa, dapat naka-public na po yan. Ito po ay naka-private kasi ito po hindi ko talaga, itong sample na video nito is hindi ko po ito po-public. And then, sa paghahanap naman guys, o pag-explore ng keywords, napakadali lamang po yan. Ayan, isi-save ko para wala na po siyang keywords. Kung mayroon po kayong TubeBuddy, napakadali pong mag-explore ng keyword. Kung wala naman po, mag-isip lamang po kayo ng keywords na gagamitin nyo na related po dun sa video nyo at mag-isip lamang po kayo ng synonyms
o kasing kahulugan nito. So, dahil nga po ang aking sample video na ito ay loose weight, magta-type lamang po tayo dito sa tags ng loose weight, tips, and then isi-save po natin. Kapag free po ang account nyo ng TubeBuddy, tatlo lamang po na keywords ang palagi niyang isasuggest sa inyo. So, ang gagawin nyo po is i-reload lamang po yan. Pagka nakapaglagay na po kayo ng tags o ng keywords, ano po? And then, sa ilalim po nyan, kapag may naka-install po kayong TubeBuddy, ito po sa ilalim is pwede nyo pong i-add dito. Ito po yung mga suggested ng TubeBuddy. So, ang gagawin nyo lang po dyan is i-click nyo lamang po yung plus sign. Ganyan lang po ng ganyan. Hanggang umabot po kayo ng 500 characters. So, huwag nyo pong isagad ng 500. At least, mababa po sa 500. Okay na po yun. And then, gawin nyo po yung step 2 kung paano na natin na magagawang top rank ang ating video. So, ang gagawin lamang po is i-double click nyo yan. Yung primary keywords nyo. And then, dito sa action is optimize and SEO Studio. And then, hintayin nyo pong lumabas yung mga suggested pa ng TubeBuddy. Dito po dapat is nakalagay po talaga sa description lahat yan. So, kung ganyan pong 95, good na rin po yan. Pero, in the latter part naman po is kapag patuloy kayo nagki-create ng ganito, is masasanay din po kayo. So, click nyo lamang po yung next. And then, ito po yung mga suggested niya. Pwede po nyo i-add ng i-add dyan hanggang sa maabot ninyo yung below 500 characters. And then, click next. And mapapansin nyo dito kung nasaan na yung kalalabasan ng inyong video kapag ka nag-search po ng keywords na loose weight tips. So, yan po. So, kung mapapansin nyo, ano? Nasa itaas po yung aking sample video na to kumpara dito. Ito po yung mga nasa ilalim, yan po yung mga magiging kakompetensya po natin sa video na ginawa natin. And then, i-click lang po yung next, apply, and then save. So guys, ganyan lamang po kadali mag-create ng SEO friendly para sa ating mga vlog content na gagamitin natin dito sa ating... So tandaan po, wag po kayong mag-copy-paste ng inyong keywords o ng tag sa inyong description. Ito po ay hindi na po applicable ngayon na pwede pong maging dahilan para ma-penalize po ang inyong video, ang inyong channel. Ganun na rin po sa title. Dapat po, may isama po natin talaga ito ng... naturally itong keywords na ginamit natin sa ating title at sa ating description. I hope guys nakatulong sa inyo itong aking video ngayon kung paano mag write ng SEO friendly sa ating title, sa ating description dito sa ating mga content sa ating YouTube channel. So guys, kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, don't forget to subscribe, pa-like and share, and paring na rin po ng bell para hindi nyo po ma-miss ang aking mga video na ina-upload dito sa aking channel. Thank you po.